Even the Lord Jesus himself experienced great stress. Kailan po nangyari ito? Sa Garden of Gethsemane, 2,000 years ago. Ito po nung bago po huliin ang ating Panginoong Hesukristo para po ipako sa krus ng Kalbaryo at tubusin ang ating mga kasalanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Join me sa pag-explore kung paano po na-stress ng todo ang Panginoong Hesukristo. Why? Because of great love. I mean, great unconditional love na kailanman na hindi kayang pantayan ng kahit na sino man. Umpisa na po natin. Turn with me to Luke chapter 22, verses 39 to 45, I guess. So we have 6 verses in all. Pero malalaki po kasi yung mga sentences. Marami yung sentences, kaya medyo parang marami po siya. Okay? Salin po ito ng New International Version para mas madali pong maunawaan at ma-explore natin ng todo kung ano man yung mga talata na gustong ibigay ni Jesus sa atin ngayon. Meron po itong heading na Jesus Prays on the Mount of Olives. Come on, umpisa na po natin. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Tulad po na nakikita niyo po sa picture, yan po yon. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Malalim na explanation mamaya. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Another explanation mamaya yan. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation." Meron po akong PS, karagdagang salita. Hindi po na-record ni Luke, pero somewhere in the Gospel of Matthew, the Lord said, "The flesh is weak, even though your spirit is willing." Pwede rin, the spirit is willing, but the flesh is weak. So lagi tayong mananalangin. The necessity of prayer, ito ang unang point natin dito sa binasa natin. The necessity of prayer, kailangan lagi tayong nananalangin. Why? Para pagpalain tayo? Hindi po. Kung believer ka na, bless ka na. Why pray? Dahil kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng, sabi nga ng Panginoon, strength. Kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga itinatapon na pakana ng Diablo. Okay? At ang Panginoon po dumanas ng matinding stress. Pero bago po yan, gusto ko pong ibigay muna, biblically speaking muna tayo ngayon. Okay? Kasi mamaya po scientifically speaking tayo. Okay? So biblical muna po tayo. Unang point natin, pray that you will not fall into temptation. Yes. Lagi tayong mananalangin. Kahit anong situation mo, masaya ka, malungkot ka. Sad to say yung iba, pag may kailangan lang, doon lumalapit sa Diyos. Doon lang lumalapit kay Jesus. Pag masaya, pag happy, wala. Nakakalimutan si Jesus. Pag may kailangan, lalapit kay Jesus, yung iba nagtatampo pa. Why? Panay ka bang lumalapit sa Panginoon? Di ba? Lagi mo siyang kakausapin. Anyway, ang prayer po, hindi po yung nakaluhod ka, hindi po yung nagmamakaawa ka. No, ang prayer po yung just talking to Jesus. Talk to Him about your situation. Talk to Him about your concerns. Your concerns are His concerns also. Yung mga concerns mo, concerns din niya. Yung mga interest mo, interest din niya. Come on, just tell it all to Jesus, you know? Sabi niya rito, another point, submission. "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." Ilan po ba sa atin yung
gusto lagi natin yung gusto natin. Marami tayong kahilingan na pag humiling tayo, akala natin yun na kapag hindi po nangyari, nagtatampo tayo. Ako po yun. Ako po yun. Number one guilty here. And then, nung hindi po binigay ng Panginoon yung kahilingan ko, at may binigay siyang mas maganda sa akin, alam nyo, nasabi ko, kaya pala hindi binigay ni Jesus yung mga kahilingan ko dati kasi mas better pala yung binigay niya. Jesus knows best. Yun lang sasabihin ko. Jesus knows best. Kaya, chillax ka lang dyan. Chillax ka lang. Ano? Okay, so, yun po ibig ko sabihin. Mm-hmm. So, ito po makikita po natin dito. Another thing na gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, sabi ko po kanina, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ito yung explanation na gusto kong sabihin sa inyo. Akala ng iba, ang unang pagpatak ng dugo ni Jesus dun sa cross, hindi po, ang unang pagpatak niya ay sa Gethsemane. Sa Harden ng Getsemani, sa Getsemani, sa Getsemane, whatever you call it, whatever you pronounce it, you know, whatever you pronounce it, yun po. Sa Getsemane po, pumatak ang dugo ng anak ng Diyos na una. Okay? Yun po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Okay? At karagdagang information regarding doon sa stress. Anong klaseng kondisyon ba yung lalabas sa pawis mo ay dugo? Ang sabi ng ilan, ito po ay too much stress. Siyempre, pag too much stress ka na, yun na. Kung ano-ano na yung mga naiisip mo, masyado ka ng down, anguish, at yung mga disciple, napansin niyo po sila, natutulog sila, sabi niya, when he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep. Alam niyo po, another explanation, pag ikaw ay down na down, pag may problema ka, hindi ba lagi kang inaantok? Gusto mo laging matulog? Kasi, aminin ko ako, baka pagising ko, solve yung problema ko. At pag natutulog ako, parang nakakatakas ako sa problema ko. Something like that, you know? Yan. Mabigat po ang stress. Magkaiba yung problema sa stress. Magkaiba po yun. Kasi, itong naranasan ng Panginoon, sobrang bigat. Kasi, kasalanan ng buong mundo, aakuin niya eh. So, may nangyari po na ang pumatak po ay blood. Sa halip na pawis. Di ba? Pero alam niyo po ba, meron pong tinatawag na rare condition? Ibig sabihin eh, kakaibang condition na kung tawagin ay hematidrosis. Hematidrosis. Again, hematidrosis. Hematidrosis. Ulit-ulit na. Ito ay isang rare condition when someone is stressed, tiny capillaries within sweat glands rupture, allowing blood to mix with sweat. Ipiniliwanag na ni Dr. Frederick Zugibe, around the sweat glands, there are multiple blood vessels in a net-like form under the pressure of great stress. The vessels consist then as the anxiety passes the blood vessels, dilate to the point of rupture. The blood goes into the sweat glands. As the sweat glands are producing a lot of sweat, it pushes the blood to the surface, coming out as droplets of blood mixed with sweat. Great drops of blood. So yun po yun. Ibig sabihin po, kasi science po yung binasa ko, at ako hindi naman po ganun kahusay sa science, pero ayan po yung paliwanag ni Ginoong Zugibe, Frederick Zugibe, na meron palang kondisyon na kung tawagin ay hematidrosis. Iyon ang naranasan ng Panginoong Hesukristo. Bibihira po makaranas ng ganyan sapagkat yung iba nakakaranas niyan ay yung talagang grabe po ang stress na pinagdaraanan. Okay? So, ang Panginoong Hesus po nung nasa Garden of Gethsemane, yan po ang kanyang naranasan. Alam niya na ang buong mundo ay kanyang aakuin. Okay? Alam niya na kailangan niya ang patnubay ng God the Father, although He is God the Son, kailangan niya yung pagsasamahan nila ng Trinity, no? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Iba yung fellowship na nasa sa kanila, no?
At nagpadala pa ang God the Father ng isang angel to comfort Jesus sapagkat during that time, down na down ang Panginoong Hesukristo. So, ayan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo, pag sobrang stress na po ang tao, dumarating po yan. Pero praise the Lord, sapagkat tandaan po natin, Jesus is our Savior. Naranasan niya ni Jesus para hindi mo na maranasan. Okay? Yung lahat ng sakit mo, lahat ng karamdaman mo, lahat ng kasalanan mo, inilagay na sa katawan ni Jesus sa cross. Amen? Lahat ng problema mo, which is kahapon, meron po akong nararamdaman dito sa kamay ko, parang sumasakit-sakit na gano'n. Hindi ko po alam kung ano po yun, pero sabi ko, by your stripes, dear Lord Jesus, I am healed. Wala na po yung sakit. Umokay na po ako. Thank you, Jesus. So, pag may sakit kayo, huwag niyong tanggapin. Huwag niyong tanggapin ang sakit. I-rebuke ninyo, mag-communion kayo. Sabihin niyo, by the stripes of Jesus, I am healed and whole. Okay? So, si Jesus po ang Savior natin. Siya lang po ang nakagawa ng ganyan. Kung meron mang na-stress ng todo sa buong mundo, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. The night before ipako siya sa krus ng Kalbaryo. At nangyari po yan para malaman natin na yung mga nararanasan natin ngayon, kung stress ka man, may problema ka, naranasan mismo ng Panginoon yan. So lahat ng nararanasan natin bilang tao, naranasan mismo ng Diyos Anak nung nagkatawang tao siya. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, I invite you to do so. Click the notification bell, comment ka, at pakishare ang video nito so that marami pa mag-benefit. Muli, ang tawag po sa condition na to ay hematidrosis, rare condition wherein pwedeng maranasan ng ilan pero hindi ganun karami nakakaranas. At naniniwala ko kung Kristiyano ka na, alam mo na lahat ng bagay, lahat ng stress na daladala mo, kinuha na ni Jesus sa kanya. Lahat ng sakit na meron ka, kinuha na ni Jesus sa katawan niya. At higit sa lahat, lahat ng kasalanan mo, kinuha na ni Jesus. We are forgiven past, present, future sins. Pagkat Jesus loves us forever and evermore. Thank you.